Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Alona Daniela Alvarez ay ipinanganak noong taong 1998 sa Bago o Bago, Sinandangan na isang maliit na barangay sa Zamboanga del Norte. Wala akong makita tungkol sa kanyang pamilya pero ayon sa kanyang social media profile, siya ay nakapagtapos ng high school sa Shari John Romer National High School. Kung pagbabasehan natin ang litratong ito, si Alona ay naipagpatuloy ang kanyang edukasyon at nakatuntong siya sa kolehiyo. Katulad ng ibang mga tao na nagdadalaga o kaya nasa adolescent period, unti-unti siyang nagkaroon ng ibang pananaw sa buhay at naging curious siya sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Nagkaroon siya ng mga kaibigan ngunit ang kanyang mundo ay naging mas malawak nang magkaroon siya ng sarili niyang cellphone. Sumali at nag-register siya sa Facebook at sa pamamagitan ng social media ay naging mabilis ang pakikipag-usap niya sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Siya ay inilarawan na palangiti pero ang simpleng buhay ng pamilyang Alvarez ay nagbago dahil noong January 28, 2015, ang mga ito ay nakatanggap ng tawag mula sa isang morgue dahil si Alona ay natagpuang wala ng buhay sa isang hotel sa Dipolo. Agad kumalat ang balita sa kanilang lugar at ang mga taong hindi siya personal na kilala ay hindi napigilan na mapatanong kung ano ang ginagawa ng 17 taong gulang na si Alona sa isang hotel at sino ang kasama nito. Ang mga otoridad na kaagad rumisponde sa tawag ng receptionist mula sa hotel ay kaagad inimbestigahan ang pinangyarihan ng krimen habang ipinadala nila ang labi ni Alona para ma-autopsy. Pagkatapos noon, hindi kaagad nag-release ng impormasyon ng mga otoridad tungkol sa sinapit nito. Ngunit ang mga reporters ay nagkaroon ng clue na brutal ang pagkamatay nito dahil ayon sa mortician na nag-ayos sa dalaga sa punerarya, ay nahirapan itong ayusin ang mukha nito sa tindi ng tinamong mga sugat. Habang pinaglalamayan si Alona, ang mga pulis ay tahimik na nag-imbestiga. At wala pang isang linggo mula nang madiskubre ang wala ng buhay ng katawan nito, kumalat ang balita na nahuli na ang sospek. Ang salarin ay kinilalang si Ali Ali na isang Australiano. Ayon sa mga otoridad, ang mga kamay nito ay namamagapa dahil sa mga sugat. Sa pagsisiyasat nila sa cellphone at aktibidades ng dalaga sa internet, natuklasan nila na kahit merong 25 years na agwat ang dalawa, si Ali at Alona ay magkarelasyon. Wala sa ulat kung ano ang saktong taon o buwan kung kailan sila nagsimulang mag-usap, ngunit ang malinaw ay ang naunang nag-send ng mensahe ay ang Australiano. Naging madalas ang kanilang pag-uusap at sa post ni Alona noong January 2015 ay makikita na hindi lihim ang kanilang relasyon. Ang mga investigador ay binahagi din na nakakita sila ng mga resibo na magpapatunay na ang Australiano ay sinusuportahan ang dalaga at ito ay nakapagpadala na ng halagang 50,000 Australian dollars. Pagkatapos ng walang tigil nilang pag-uusap, sinagot ni Alona ang Australiano. Si Ali ay bumili ng plane ticket at noong January 28, 2015, masayang pumunta sa airport ang 17 taong gulang na si Alona at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkita ang dalawa. Mula airport ay dumiretso ang dalawa sa Antonio's Pension House na matatagpuan sa Dipolog City. Gamit ang salaysay ng mga hotel staff at CCTV footage ay napatunayan na ang dalawa ay nag-check-in nga doon hanggang January 30 kung kailan nadiskubre ng empleyado ng hotel ang hubad at wala ng buhay na katawan ni Alona. Sa autopsy ay lumalabas na matindi ang sinapit ito sa kamay ng kanyang nobyong foreigner na kahit ang kanyang pamilya ay hindi na ito makilala. Halos lahat ng kanyang ngipin ay natanggal pero base sa medical examiner, ang opisyal nitong ikinamatay ay acute respiratory failure o sa madaling salita, sa tindi ng ginawa sa kanya ay nahirapan na siyang makahinga. Kinabukasan, nagpaunlak ng interview si Ali at sa ulat,
Sinabi nito na self-defense lamang ang nangyari dahil nang sila ay nagtatalik ni Alona, di umano'y akala niya na ito ay transgender. Silang dalawa ay nagtalo at di umano'y kinagat ni Alona ang kanyang ari. Sa sakit at kanyang gulat ay di umano'y nagdilim ang kanyang paningin at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ang mga investigador ay hindi naman masabi kung may katotohanan ang sinasabi nito. Pero ang sigurado sila ay gumagamit ito ng droga dahil bukod sa iba't ibang mga sex sa loob ng kwarto, ay nakakita rin sila ng marijuana na maaaring ginamit nito noong nangyari ang krimen. Para sa kanila ay kahit ano pang sabihin nito ay naniniwala sila na malakas ang kanilang ebidensyang nakalap. Ang Australiano ay sinampahan nila ng kasong murder at kung mapatunayan na siya ay guilty, maaari itong mabulok sa kulungan sa loob ng 40 taon. Bukod doon ay sinampahan din siya ng kasong illegal possession of drugs dahil sa nakitang marijuana. Habang naghihintay ng paglilitis, ang The Sydney Morning Herald na isang local news outlet sa Australia ay na-pick up ang balita tungkol sa krimen na ginawa ng kanilang mamamayan sa Pilipinas. Sa kanilang article na inilabas noong February 2015, nalaman ng publiko na si Ali ay magaling magtago ng sekreto. Kung ang pagkakakilala sa kanya ni Alona ay isang mapagbigay at mabait na tao, iba naman ang sinasabi ng mga records at dokumento mula sa Victoria Police Station. Ayon sa Sydney Morning Herald, si Ali ay merong mahigit 100 police records. Ang mga otoridad doon ay hindi nagulat sa nangyari dahil para sa kanila, nananalaytay sa dugo nito ang pagiging mainiti ng ulo at bayulente. Ang pinakamalala niyang ginawa ay nang bubugin niya ang kapwa preso na si Michael Tully. Ang kanyang pambubugbog ay nakuha sa CCTV. Bagamat naging stable ang kalagayan ng kanyang biktima, ay nagkaroon si Michael ng permanenteng brain damage na naging dahilan kung bakit hindi na ito nakapagsalita at nakalakad pa. Pagkalipas ng 3 taon, sa kasamaang palad ay bumigay na ang katawan nito at tuluyan ng pumanaw. Bilang parusa ay dinagdagan at magdurusa pa siya ng 15 taon sa kulungan. Ngunit kahit tila ilang taon pa yata ang idagdag dito ay hindi nagbago ang kanyang pagiging bayulente. Noong 2011, siyang itinuturong sa larin sa pagpatay sa kanyang kasamahan sa selda na si Colin Johnson. Ayon sa mga otoridad, si Ali ang isa sa mga pinakadelikado nilang preso sa kanilang presinto. Ngunit ang imbestigasyon ay hindi umusa dahil ang ebidensya ay nawawala. Noong 2014 ay nakumpleto na nito ang kanyang 15 taon na parusa. Siya ay pinalaya dahil para sa legal system sa Australia, si Ali ay rehabilitated na, ibig sabihin, para sa mata ng kanilang gobyerno ay nagbago na ito. Ngunit ang hindi nila alam ay bumalik pala ito sa paggamit ng droga at ang walang kamalay-malay niya sa Alona ay ang susunod niyang biktima. Akala niya ay nakatagpo siya ng isang mabait at mapagbigay na lalaki. Pero ang hindi niya alam, ang taong pinagkatiwalaan niya ay isang dating kriminal na nakulong sa pagiging bayulente. Ngunit ang dapat sanang parusang 40 taon sa kulungan ay hindi nangyari. Noong 2017, ang pamilya ni Alona ay nagsumite ng Affidavit of Desistance sa korte. Ang affidavit na ito ay karaniwang ginagamit ng pamilya ng biktima kung ayaw na nilang ituloy ang kaso. Wala sa ulat kung bakit ito ginawa ng pamilya ni Alona. Maaaring ayaw na nilang dumaan pa sa napakahaba at napakabagal na paglilitis. Sigurado akong may magsasabi din sa inyo na baka nabayaran ang pamilya nito. O kaya naman, ang iba ay hindi mapigilan na mag-speculate na maaaring ang napatawad na talaga nila si Ali. Ano pa man ang kanilang dahilan, ang sigurado ay para sa batas ng Pilipinas, ang pagsumite nila ng Affidavit of Desistance ay nangangahulugan na bukod sa pagpapatawad nila sa Australiano ay inaabsuelto nila ito sa pagpatay sa kanilang kapamilya. Noong 2018, ang Australiano ay nakalaya at nagtungo ito sa Maynila. Ngunit kung nakatakas na siya sa kasong murder, ay nakulong ulit ito noong May 29, 2018. Sa ulat ay dinampot siya ng mga otoridad at sinampahan ng kasong illegal possession of drugs. Ayon sa salaysay ng tagapagsalita ng QCPD, ay nahulihan ang Australiano na merong 2 sachet ng shabu at naaktuhan nila itong humihit-hit.
Sa litratong ito ay makikita mo si Ali sa loob ng isang selda sa QC. At ang babae na kinakausap niya ay si Jody Agoncillo na reporter mula sa Inquirer. Para sa mga hindi pamilyar, ang Quezon City Jail ay ginawa lamang para sa 800 mga preso. Ngunit ayon sa ulat noong 2022, ito ay meron ng 3,800 na mga preso. Sa sobrang siksikan, isang reporter mula New York Post ang bumiyahe pa sa Maynila para lamang personal na makita kung may katotohanan talaga ang balita. At sa kanyang gulat ay totoo nga ang sinasabi ng mga tao. Ito ang isa sa mga litrato na napublish ng New York Post noong April 2022. Sa dami ng mga preso, kahit ang basketball court ay ginawa na ring tulugan ng mga ito. Sa interview kay Ali ay sinabi niya sa reporter na napakahirap ng buhay niya sa loob ng selda lalo na kapag summer. Ang selda na may lawak lamang na 14 square meter ay orihinal na ginawa para kulungan ng 7 tao. Ngunit ito ay pinaghahati-hatian ng 80 mga preso. Tinapos niya ang kanyang interview na kahit mahirap mamuhay sa loob ng selda, ay nasanay na siya sa ganong sitwasyon at gusto niyang linawin na kung anuman ang nagawa niya dati ay nagbago na siya. As of this recording ay wala pa rin petsa ng paglilitis sa mga kasong isinampas sa kanya ng QCPD. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!